In terms of statistical points, JMF, the Kraken, Junmar Fajardo is now leading at number 1 spot sa usapan ng best player of the conference. Na kung magkataon, this will be his 10th BPC award so far sa kanyang buong karera. Naging malaking impact din sa pagtalo niya sa rankings dyan, ay yung naging sweep at naging overall performance niya nung nakaraang semifinals contra Rain or Shine, where he averaged 18 points, almost 14 rebounds, 5 assists, at 2.3 blocks. Samantala, ang mga nasa ibaba ni JMF sa rankings pagdating sa BPC, ay puro na sa playoffs, na nagpapalakas-lakas ng kanyang chance to win the BPC award. Ang pumapanggalwa kasi sa kanya, ay si Robert Bolat ng NLEX na malabo na ring makuha ang BPC since, quarterfinals pa lamang ay nalaglag na agad ang kanyang team. Sa pangatlo naman, ay si Stephen Holt, na tulad ng sitwasyon ng kay Bolat, quarterfinals pa lamang, ay nalaglag na rin ang Terra Firmagic. Sa kabilang banda, ang pinakamakakalaban sa BPC race ni JMF ay ang nasa ika-apat na sa rankings at ang nasa ika-lima. Sa ika-apat kasi, ay ang kanyang teammate na si CJ Perez. At sa 5th spot naman ay ang Jain Ross Bigman na si Christian Stanhardanger. Samantala, bagamat both players are still active at kumbaga buhay pa in contention sa playoffs. Kaso nga lamang, ang problema ay medyo malayo-layo na sila sa nasa kasalukuyang pwesto nitong si The Kraken, Junmar Fajardo. Sa kabilang balita naman, matapos mab-igo ng Barangay Ginebra na maka-advance sa PBA Finals this conference, at first time din ito na matalo sila sa playoffs ng Meralco Bulls. Eh, may mga reports na po na maaaring magkaroon ng ilang pagbabago sa koponan ng Gym Kings, before the start ng next season 49. At ang plano, ay gagamitin nila ang ilan nilang mga currently active players sa roster bilang kanilang trade asset, upang makakuha naman ng mas dekalibring manlalaro, that they can add to bring more firepower sa kanilang team. At isa pa, hanap na rin ng Ginebra dito, ay yung mas batang manlalaro, na magagamit pa nila sa pangmatagalan. Samantala, ang mga matutunog na pangalan na maaaring magamit ng Ginebra bilang kanilang trade asset ay itong sina Von Pesemol, Sidney Onwuber, at Jared Dillinger. Na kung papansinin ang common dominator sa tatlong manlalarong yan, ay either may edad na, o bangko o hindi na sila ganoong nabibigyan ng minuto sa Ginebra. Kaya naman bilang resulta, maaaring makonsidera na lang sila bilang trade asset. Lalo na, matapos ang pagkakabigong ito ng Gym Kings this conference. At sa haba na rin ang pahinga before the new season 49. Tiyak, na magkakaroon pa ng ilang pagbabago sa koponan ito that will involve trade player to player, o pwede ring for draft picks next season.